Ang bansang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla na hitik sa likas na yaman. Mayroong 110 million na populasyon na nakakalat sa 83 mga probinsya. 14 million sa bilang ng populasyon na ito ay nagsisiksikan sa Metro Manila dahil dito ay maraming mga negosyo at mga trabaho. Sa kabila niyan ay marami pa rin mga tao ang pinipili na manatili sa mga probinsya dahil sa mas tahimik ang buhay dito at marami na rin ang mga mauunlad na probinsya. Ngayon ay tutuklasin natin ang 10 pinakamayaman na probinsya sa Pilipinas. Ito ay base sa iniulat ng sangay ng gobyerno na Commission on Audit. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong tutuklasing mga kwentong kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Number 10, Pampanga. May total assets na 9.5 billion pesos. Ang Pampanga ay matatagpuan sa Central Luzon o ang Region 3 at City of San Fernando ang capital nito. Ang dialektong ginagamit dito ay Kapampangan at Tagalog. Pagsasaka at pangingisda ang dalawang pangunahing industriya sa probinsyang ito. Ang mga karaniwang pananim na makikita mo rito ay mais at palay. Pagdating naman sa pangingisda, ang Pampanga ang tinuturing na tilapia capital of the Philippines dahil dito nagmumula ang pinakamalaking produksyon ng tilapia sa Pilipinas. Dito rin matatagpuan ang world-class na paliparang Clark International Airport at ang lumalagong Central Business District na Clark Global City. Number 9, Iloilo. May total assets na 10 billion pesos. Ang Iloilo ay matatagpuan sa Western Visayas o ang Region 6 at Iloilo City ang capital nito. Ang dialektong ginagamit dito ay Hiligaynon at Kinaray-a. Dinaraos dito tuwing ika-apat na linggo ng Enero ang Dinagyang Festival bilang selebrasyon ng pasasalamat at pagpuri sa Señor Santo Niño na dinadaluhan ng halos 2 milyong katao kada taon. Ang Business Process Outsourcing o BPO ay isang lumalagong industriya sa Iloilo. Popular na destinasyon dito ang magagandang beach at mga isla sa Islas de Gigantes. Nandito ang Iloilo International Airport na ikalima sa pinakaabalang airport sa bansa. Number 8, Palawan. May total assets na 10.2 billion pesos. Ang Palawan ay matatagpuan sa Luzon at parte ng Mimaropa o ang Region 4B at Puerto Princesa City ang capital nito. Ang mga dialektong ginagamit dito ay Tagalog, Cebuano, Hiligaynon at Cuyonon. Ang Palawan ay isa sa mga pangarap na destinasyon ng mga tao hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo dahil sa napakagandang mga beach. Pinakasikat dito ang El Nido at Coron. Nandito ang Puerto Princesa Underground River na may habang 8.2 kilometers at kabilang sa New Seven Wonders of Nature. Nito lamang 2019 ay pinirmahan na ng Pangulong Duterte ang bagong batas na naghahati sa Palawan sa tatlong probinsya, Palawan del Norte, Palawan Oriental at Palawan del Sur. Number 7, Bulacan. May total assets na 10.5 billion pesos. Ang Bulacan ay matatagpuan sa Central Luzon o ang Region 3 at Malolo City ang capital nito. Ang mga dialektong ginagamit dito ay Tagalog at Kapampangan. Sikat sa Bulacan ang sayaw sa ubando na dinarayo ng mga mag-asawang hirap magkaanak. Sumasama sila sa prosesyon at nakikipagsayawan bilang pagpuri sa mga santo at paghiling na biyayaan sila ng anak. Malapit lamang ang Bulacan sa Metro Manila, kaya marami ang industrial parks dito kung saan mayroong iba't ibang mga pagawaan ng mga lokal na produkto at ito ay nagbibigay rin ng maraming trabaho para sa mga residente. Dito rin ipapatayo ang magiging pinakamalaking paliparan sa bansa na New Manila International Airport na gagawin ng San Miguel Corporation at may kapasidad na 100 million na pasahero kada taon. Number 6, Zambales. May total assets na 10.4 billion pesos. Ang Zambales ay matatagpuan sa Central Luzon o ang Region 3 at bayan ng iba ang capital nito. Ang mga dialektong ginagamit dito ay Sambal, Tagalog at Ilocano. Maraming turista ang pumupunta sa magagandang beach dito. Malaking tulong ang turismo
sa pag-unlad ng ekonomiya ng Zambales na nagpapalago sa mga negosyo at nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Lumalago rin ang industriya ng pagmimina dito dahil mayaman ito sa nickel at iba pang mga mineral. Parte ng Zambales ang Scarborough Shoal na pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China. Dito rin matatagpuan ang aktibong bulkan na Mount Pinatubo. Number 5. Negros Occidental. May total assets na 12.9 billion pesos. Ang Negros Occidental ay matatagpuan sa Western Visayas o ang Region 6 at Bacolod City ang capital nito. Ang mga dialektong ginagamit dito ay Hiligaynon at Cebuano. Sa Negros Occidental nagmumula ang pinakamalaking produksyon ng asukal sa buong bansa. Tubo ang pangunahing pananim sa mga lupain dito at mayroong 11 pagawaan ng asukal o sugar mills sa Negros Occidental. Sa capital nitong City of Smiles din ginaganap tuwing Oktubre ang makulay na Mascara Festival. Number 4. Rizal. May total assets na 14 billion pesos. Ang Rizal ay matatagpuan sa Luzon at parte ng Calabarzon o ang Region 4A at Pasig City ang opisyal na capital nito. Ang Pasig City ay dating parte ng Rizal bago mabuo ang Metro Manila noong 1975 kung saan ito ay naging kabilang. Mayroon ng batas na nagsusulong na gawing capital ng Rizal ang Antipolo City at malapit na itong maipasa. Ang dialektong ginagamit dito ay Tagalog. Ang pagiging malapit nito sa Metro Manila ang pangunahing dahilan ng mabilis na paglago ng probinsyang ito. Ang paggawa ng mga damit ay lumalagong industriya sa Rizal. Ito ay nagbibigay ng maraming trabaho para sa mga tao at malaking kita sa probinsya. Mabilisan ang pag-unlad ng mga bayan dito at ikatlo ito sa mga probinsya na may pinakamababang poverty rate na 7.6% lamang. Number 3. Batangas. May total assets na 15.6 billion pesos. Ang Batangas ay matatagpuan sa Luzon at parte ng Calabarzon o ang Region 4A at Batangas City ang capital nito. Ang dialektong ginagamit dito ay Tagalog. Dito matatagpuan ang Batangas International Port na pangalawa sa pinakamalaking passenger at container terminals sa buong Pilipinas. Narito ang dalawa sa pinakamalalaking oil refinery o ang tagaproseso ng krudo upang maging kapaki-pakinabang na gas. Mayroon ding 3 natural gas power plants sa probinsyang ito. Pangunahing destinasyon ng Batangas dahil sa magagandang mga beach dito at malapit lamang ito sa Metro Manila. Number 2. Davao de Oro. May total assets na 19 billion pesos. Ang Davao de Oro o kilala sa dati nitong pangalan na Compostela Valley ay matatagpuan sa Southern Mindanao at parte ng Davao Region o ang Region 11 at ang bayan ng Nabunturan ang capital nito. Ang dialektong ginagamit dito ay Cebuano. Tinatawag itong Golden Province sa Mindanao dahil mayaman ito sa gold at silver mineral deposits, kaya naman maraming minahan dito. Dito rin matatagpuan ang malalaking mga plantasyon ng saging. Mabilis ang pag-unlad ng probinsyang ito nitong mga nagdaang taon dahil maraming negosyante ang namumuhunan dito at nagtatayo ng iba't ibang establishmento at pinapaunlad din ang turismo sa lugar. At ang number 1, Cebu. May total assets na 34.1 billion pesos. Ang Cebu ay matatagpuan sa Central Visayas o ang Region 7 at Cebu City ang capital nito na tinatawag ding Queen City of the South. Ang dialektong ginagamit dito ay Cebuano. Matatagpuan sa Cebu ang pinakamalaking paggawaan ng barko sa bansa. Ang magagandang isla, white sand na mga beach at mamahaling resorts dito ay nagdadala ng napakaraming lokal at banyagang mga turista na malaking tulong sa mabilis na pag-unlad nito. Nandito ang Mactan Cebu International Airport na ikalawa sa pinakaabalang paliparan sa bansa. Ipinagdiriwang din dito sa tuwing 3 ng Enero ang Sinulog Festival bilang papuri sa Señor Santo Niño na dinadaluhan ng halos 2 milyong katao kada taon. Ikaw, saang probinsya mo gustong tumira? Aabangan ko ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page
at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli ay samahan niyo ako para sa panibago nating pagtuklas.